Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, pupunta ko ngayon ng Kainta PLDT kasi ipapatransfer ko yung wifi namin. So, kasi may contract siya. So, ituturo ko sa inyo and i-share ko sa inyo kung paano ko siya ipapatransfer. So, kung bago ka sa aking channel, subscribe mo na yan. Then, click subscribe. Click notification bell para update ka sa more upcoming video na aking ina-upload. So guys, samahan nyo ako hanggang dulo. Panoorin nyo para malaman nyo kung paano ko itatransfer yung PLDT Wi-Fi namin. Let's go! Ayun guys, bago ako pumunta ng Kainta. Ayun, kasi lilipat kami ng house from Taytay to Pasig ulit. Kasi sa Pasig kasi very convenient yung online setting ko. Kaya, so back to online na lang ako. And then yung store namin dito is i-give up ko na lang kasi ipa-fry ako tong aking gustong gawin. Yung pag-online selling ko. At saka itong aking paggawa ng vlog. So, ayun, mahirap din kasi sa akin na may store kasi may baby pa. May 2-year-old baby pa. Kaya, ayun, tsaga-tsaga muna. So, ayun na guys. A few moments ayun guys, later. Nakarating na ako ng PLDT Kainta. Let's go inside guys. So, ayan. Ayan yung itsura guys. Pasok na ako sa loob. Ayun natin pa ang sasabihin ng PLDT dahil sa relocation concern ko. Ayun guys, andito na ako sa loob ng PLDT. So, waiting na lang ako ng ayun guys, kaka-uwi ko lang po ng bahay. Nagbalik na rin ako ng damit kasi sobrang init ng araw. So, ayun, ang sabi sa akin ni PLDT, mag-wait ako ng 2 to 3 weeks para ma-transfer yung PLDT wifi. Pero hindi pa sure kung merong slot doon sa location na nilipatan namin ng house. So, papakita ko sa screen. Nag-fill up ako ng ganyan. Lagay ko na lang sa screen. Para meron akong reference number. And then, ang sabi nila, pag magpa-follow up, huwag na lang din, hindi advisable yung tatawag kasi call, parang call center lang din yung makakausap. And then, itatransfer lang din sa kanila. So, mas maganda na sadyain sila para at least mabilis yung process nung pag relocation ng ano PLDT natin. So ayun lang guys, sana is nakatulong itong video ko. And then babalitaan ko kayo kung nailipat yung PLDT wifi namin, Fiverr. So ayun, share ko lang po sa inyo kung ano yung mga gagawin nyo at kung saan kayo pupunta if ever na nasa ganito kayong situation. So ayun, sana guys is meron talaga doong slot para at least hindi na kami magpakabit ng ibang network kasi okay din naman si PLDT. So, share ko lang po guys, if ever pala na relocation yung ano mo, yung transaction mo sa kanila tapos walang available dun sa lilipatan mo, terminate yung contract and then waive na yon, wala kang babayaran kahit piso. Kasi nga, hindi mo naman siya pinaputol, so hindi mo kasalanan kasi nagpaparelocate ka pero walang available na slot din sa area na yon, so wave na yon. So if ever naman na gusto mo na ipakat, so magbabayad ka ng 3 times ng monthly mo, so yun yung babayaran mo para maipakat ng field kasi since meron silang contract na 3 years. So ayun, siner ko lang din guys para at least alam nyo yung policy ni PLDT. See you on my next vlog. Bye!